unawa, yung brown na cabinet, yung madilim na madilim na room. Ready na ba kayo? Tapos yung pintala na ano. Saka na talaga. Ready na? Ready na! 1, 2, 3, open your eyes. Isa na namang makeover. Ang makeover natin ngayon is itong kwarto na to, which is kwarto ng kapatid ko and ng family niya. Pero, side note lang, naging kwarto ko to before. Ipa-flash ko anong itsura nito dati, grabe. Ngayon, kwarto na nila to. Kaya, alika dito. Let's go! Hi! Hi! Hello! Magkita sa likod ko. Dito kayo. Nahiya! So, kapatid ko and sister-in-law Ching and Toto. Tsaka si Tala, girl! So, yung room nila yung aayusin natin. Anong plano natin? Wala. Nakakalat. ano lang, basta maliwalas. Tapos, kasha kami lahat na. Kasi, tatlong bata to. Naalala niyo, meron akong ginawang makeover na kids room before nung mapamangkin ko. Yun. Pero, syempre, alam niyo naman, kahit na may sariling kwarto, dito pa rin sila lahat. Yun yung katotohanan. Tapos, ilan yung kailangan yung kama? Dalawang parang queen. Hotel. Ikaw sa kailangan nyo ng maraming bed. Marami ba? Hindi, basta. Ang point... Ito, kontra pa na. Hindi, I mean, hindi madami. Ang point is, maraming pwedeng matulog. Oo, maraming. Hindi maraming kama. Grabe ka naman. Tapos, maliban doon, like, ano ba, maliban sa bed. Yung pwede niyang tambayan. Tapos, pwede niyang pagkapehan. Ay, kailangan may pakape dito. Tapos, storage. Storage ni Tala. Storage mo? Lit-lit mo eh. Hindi mo na kailangan nun. Bigyan kita ng box. So, ayun lang. Simulan na natin to. Makeover na to. No? Yay! No? So, bago natin sisimulan yung makeover, syempre, share ko muna sa inyo yung plano natin para sa space. And, ito yung naiisip ko para sa kanya. So, ang goal ko dito, ang design ng space, gusto ko Japan, be very minimal, very light, ganyan. Pero, syempre, functionality-wise, papalis ko yung buong closet dito kasi sobrang laki ng closet na yun. Tapos, hindi naman functional, lalagay ko dyan ng dalawang bunk bed dito sa taas. Ayan, ganyan siya. Tapos, sa baba is storage pa rin, syempre. And, sa kabilang side, keep natin yung bed. But, maglalagay tayo ng pa-wood dun sa likod. And, maglalagay tayo dito ng parang living area dito, living and dining space. So, itong sofa na lalagay natin is sofa bed yan. Tapos dito sa likod, meron silang dining area kung saan pwede mag-hover, kumain, ganyan. Ayan, very fresh yung plano natin para dito sa space. In terms of look, ikaw naman? Wala ka. Hotel. Iba ang itsura na hotel. Pero hindi, like... Mga social. Basta mga social. Sa kulay, ganyan. Wala ka bang accent color na type? Wala ka pa kailan. Pink! We're here! Ano? We're here! Grabe siya! Oh my God! Oh my goodness! 30 and 3/4. So, mga 30. Meron basta ang luwag. Ayan. So, ito yung mga cabinet nila. Tapos, pinifigure out natin yung steps dito sa gitna. So, meron tayong ilaw dyan. Tsaka dito. Tsaka doon. So, ayan. Bibili tayo ng vinyl na flooring. Tatakpan muna natin to. Dami nilang ni-repair dun kasi ang daming sira-sira na dun sa ilalim. Grabe. That's true. Ang likod, umakya sa ulo at bumili. Ang likod, umakya sa ulo at bumili. Kahit na konting accent na ano, may ano ba yung mga favorite niyo or nilang kids or whatever. Basta light color lang ate. Basta fresh lang. Kasi yung ginawa namin ito, ano, parang nagsisina kami. Yung color dito. Parang ano, ang dilim. So in terms of color, basta bright lang, fresh lang, tas mukha lang social. Dapat pagpasok nila dito, very makakapagpahinga, kalmado. Kahit na gaano kagulo yung bata, wala silang pakailan. Diba? So, mataas-taas pa yung ano yung ilay. So,
Ayun, narinig niyo lahat ng plano nila dito. So, andito tayo ngayon sa taas ng back bed. Ito na siya, yun yung kabila. Siyempre, meron pang railing dito. Pero hindi siya ganun kataas, sakto lang. Tapos, ayan na yung wallpaper natin. Sobrang simple lang. And yung sahig natin. Look! Ganda na. Wala nang malambot. Pwede nang tumalon. Ito na rin yung mga binili natin. So, meron tayong extra storage dyan. Yung ilaw natin. Kung mabubuo niya. Yes! Yan yung kulungan ng mga bata. Hi! Bumangon ka para sa Shopee, ha? Baka Shopee yun. Hi! Hi! Baby! Hi! Excited na kami! We're here! Final day! Final day! Hi! Ito na! Yan na yung bed. Tapos may table. Yan na yung sofa. Andun na lahat ng gamit. Why do you build me up? Ito yung mga pinaprint natin. Ay, ilalagay natin. Ito kasi yung nag-iisang black wall dito. Mga pamangkin dito. Tapos ito, as in, sumaganap ako ng picture. As in, ginising nila yung mga bata ka. Saka kayo mga picture. Dahil wala daw silang kompleto. Parang, shock, wala tayong kompleto sa aming pictures mo. Mga antok pa, ganyan. Mukhang mommy, daddy, tsaka tatay. So, wala na. Ito na lahat. Yan na yung picture nila. Yung mga artwork natin nandiyan na sa frame. And dito natin yung lalagay sa wall na yan. Why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me down. And mess me around and the words will fall. You never call, baby, when you say you will. But I love you still, I love you. Papel talaga. Diba? Diretso lang ito. Diba? Balik-balik na rin ang lahat. Oh my God! Success! Sino ang kausap mo? Sino? Hi! Nagre-reveal na tayo mamaya. Excited ka na kita yung room. Build me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. You know that I had from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Finally, tapos na natin itong kwarto ng kapatid ko and family niya. And grabe yung transformation na nagawa dito. Kaya, eto na, share ko na sa inyo. So, pagpasok natin ng door, dito sa right, andito pa rin natin kinipi yung bed nila. Ito na yung perfect na layout dahil meron silang baby. Dito lang siya sa corner, ganyan. Pero, definitely, improved version to ng original na bed nila. Nagpagawa tayo ng bed na merong drawer dito, tsaka dito. Meron din silang storage dyan sa loob. So, like, itong buong ilalim ng bed is additional storage nila. Tapos, obviously, nakita nyo, sobrang fresh ng look natin dito dahil nga ang feel natin is Japan vibe. So, ang gusto kong color is very neutral, very soft. Kaya, naglagay rin tayo dito sa back ng bed ng fluted panel. Ang pinili ko lang is yung light na wood na color. And, syempre, nagpalagay tayo ng lighting. Tapos, yung bedding natin, malang ganda. Gusto ko ng neutral, pero at the same time, gusto ko ng may konting texture, additional element, syempre. Naglagay tayo dito ng
ng wall gallery. So, nag-combine lang ako ng mga family photos nila, nagpa-send ako ng picture, tas may konting ibang art version ang pinili ko dito. Like, sobrang gaan na frame, acrylic lang, tas nakadikit siya talaga dyan para safe siya kahit nandito siya sa bed. Dito naman sa tabi ng bed, naglagay tayo nitong parang vanity area niya. So, meron tayo dito fluted panel na hanggang ceiling, hanggang baba. So, gusto ko nung look na yung mirror natin hanggang taas din. Like, nakaka-expand, nakakalaki ng room. Ito, meron din dito siyang drawer. And syempre, naglagay rin tayo dito ng stool. And isa sa request talaga nila is hotel, pero studio unit vibe nitong space. Kasi gusto nila nang hindi lang tulugan ng lounge area, ng lounge space kung saan pwede mag-computer, mag-movie night, mag-ganyan, mag-PS5 or something. Kaya ito yung TV area natin. Sobrang sakto nitong wall na to. So, nandun yung bed. Tapos, pinalagay ko dito yung vanity area niya. Tapos, gusto ko ng additional storage dito na as in, sobrang daming yan. Mga drawer to lahat hanggang dyan. Nagpalagay din ako dito ng additional storage itong buong upper area. Sobrang sakto nitong mga pieces na to. Dahil ang custom lang dito is yung bed. The rest, ready-made. Tapos, ito yung ref. Naging mukhang custom built lahat ng piece natin dito. Naglagay rin tayo dito ng extra shelf. And, isa pa pala natin binago dito is yung aircon nandito na. Originally, nandun yun sa may taas ng headboard ng bed. Parang kung hindi pwede, kailangan natin ma-highlight yung headboard. Hindi pwede may aircon sa ulo. So, andyan na siya. So, dahil dito nakapwesto yung TV, dito natin punesto yung living room, living area. Natuwa talaga ako dito, itong sofa na to. Dahil, syempre, gusto natin ng normal na sofa. Pero, at the same time, gusto ko na nahiga to kasi gusto nila ng option ng dalawang bed dito. So, itong sofa na to, may tatlong setting. Itong sofa version. Tapos, nasa straight lang to. Like, as in, pwede ka lang mag-lounge na ganyan. Tapos, meron din tong version ng mahaba. As in, kama version. Naglagay tayo nitong side table niya na pwede nating ilipat-lipat lang. Tapos, meron din tayong palamp dito sa corner na to. And, dito sa likod ng sofa natin, naglagay tayo nitong dining area nila dahil nga gusto natin ng very functional nitong space. And naalala ko dati tuwing pumunta ko dito, meron silang pwesto kung saan sila kumakain, ganyan. So parang hindi pwedeng mawalan ng table kung saan pwedeng wala lang kumain, mag-homework, mag-kahit ano, mag-laptop. Yung isang stool nila from the vanity, pwede nilang ilagay dito. Pinalitan natin itong bagong window dito, as in clear, ang aliwalas, tapos meron ng screen. Wala, pwede lang nilang buksan, very nakaka-fresh yung feeling ganyan. Pero naglagay rin ako ng blackout na blinds no sa loob dahil syempre may baby para may choice. Kung gusto nilang filtered light lang or naka-blackout para madilim tong room na to. Isa rin sa pinalitan natin dito is itong flooring nila dahil yung dati actually vinyl din siya pero luma na, like sira na ganyan. Tapos marami rin ni-repair dito sa sahig. And isa sa pinaka malaking changes dito sa room na to is itong wall na to, as in like hindi ko ma-explain yung happiness ko dito sa naging result nitong space na to. So, sabi ko nga, kwarto ko dati. So, alam ko gaano kalalim tong mga closet dito. Tapos, hindi siya ganun ka-functional sa totoo lang. Kasi, meron siyang upper part dun na hindi mo naman talaga nagagamit. Pinatanggal ko yung buong closet dito. Pangalawa, in reality, yung mga kids, kahit na may kwarto sila sa baba, dito sila natutulog. So, gusto ko ng option na may tulugan sila na very cozy. Maliban sa sleeping area, meron silang very efficient na storage area dito sa baba. Dito, meron silang shelves. Tapos, ito lahat is hanger area. Pati doon, ganun siya. Itong buong steps dito sa gitna is drawers. Ganyan siya, kalalim. Dito sa taas, as in, ang gusto ko kasi dito is yung hindi sila mahirapan lumakyat. Kaya, talagang, di ba, makakatayo ka pa dito. Look, sobrang comfy, sobrang cozy. And, yung fluted panel na nandun sa bed area is pinalagay ko rin dito para medyo managmamatcha ng konti. But, itong side na to, tsaka yan, yung wall dito sa bunk area, pina-wallpaper natin. Ang very simple lang na plan. Tapos, itong railing natin na mala-balcony, yung isang pamangkin ko is very magulo, malikot. So, gusto ko nang mas may safe. Meron din ako mga outlet dito pagka mag-charge kayo ng mga gadgets nyo. As in, isipan ko talaga siya na maging sobrang functional, sobrang efficient, and sobrang cute and maganda. And, isa sa binago rin natin dito is yung lighting nila. So, nagpalagay ako ng apat na pin light dyan.
Tapos, itong sobrang ganda na center light na very nag-glow lang ang soft-soft niya. Itong buong sa ceiling nito, naglagay tayo ng cove. Tapos, pati dun sa ibabaw nung upper cabinet dun is may colored lights na yung nalilipat-lipat ng remote na pwede sila mag-iba-iba ng kulay. Kasi gusto ko, hindi lang ganito ka-cozy. Gusto ko nari gabi. Gusto nila bumay, movie night, ganyan, party night, iba-ibang night, ganyan. Marami silang options ng color. Like, very... Gusto ko, super happy sila and ma-enjoy talaga nila yung stay nila dito sa new room nila. Ito na yung result ng makeover natin dito. Pag nagre-reveal ako, diba, sa mga ibang tao, lagi lang sinasabi, shock sa ibang bahay na ba ako ganyan. Pero ito, na-feel ko kasi tagal ko nakatira dito. Tapos naging room ko to. So talagang, pag nakikita ko siya ngayon, as in, mukhang ibang bahay. Sobra akong na-happy sa kanya. Tapos na-achieve natin yung na-request nga nila. Gusto nilang very calming lang, very fresh lang, very bright lang. Maging malaking impact gano'n na talagang ma-happy sila, ma-enjoy nila tong bagong space nila. I'm super excited na makita nila to. I'm super excited na ma-experience nila tong bagong room nila. Tawagin na natin sila. Oh my God. Let's go! Hi! Hi! Re-reveal na tayo! Kaya excited na kami. May hindi natulog kagabi. Uyat! Sandali. Abante kayo konti. Konti lang. Amoy pangmayaman. Okay. Wait lang. So, imagine niyo ano yung itsura ng room niyo before. Yung may dikit-dikit na natanggal-tanggal yung sticker. Lahat. Yung blue na wall, yung brown na cabinet, yung madilim na room. Ready na? Ready na! 1, 2, 3, open your eyes. Ending. Ito na yun. So, kamusta? Anong